So, dito na tayo sa filters, yung high pass. Ito din yung parang threshold din, pero nagsisimula yung kanyang paggawa ng kulay dilaw sa pinaka outer edge ninyo. Ayan, i-explain ko na lang kung anong nakikita nyo dito. So, i-zero muna natin to or 30. So, kung nakikita nyo, yung ibang part sa gitna, wala pang kulay dilaw. So, kapag ka naka-off yung high pass, ganyan, kapag ka once na dinagdagan nyo yung value niya, ayan, nakikita nyo, nagkakaroon na lang kulay dilaw, nagsisimula sa pinaka-outer edge, papunta sa gitna. So, ayan, minaximum na natin yung value na 300. So, magdadagdag ka na lang ng konting threshold dyan. Ayan. So, perfect na yung kulay dilaw ulit. So, pwede mo nang i-trace and detach. Diba? Etong tinuturo ko na to, basic lang din to kasi may mga logo nga na mahirap i-trace. Ganito yung gagawin ninyo. So, mag-move na tayo dito naman sa low pass. Sa low pass naman, yung pag-trace niya nagsisimula naman sa gitna, papuntang palabas. So, halimbawa, bawasan natin to. Kapag ka dinagdagan nyo yung value na ito, makikita nyo, no? Medyo komplikado kasi nagsisimula siya sa gitna eh. Ayan, no? So, dagdagan pa natin to. Medyo hindi siya akuma dito sa logo na to. Ayan, pero sa gitna siya, kung makikita nyo, nasa gitna siya. Ayan, dinagdagan natin ng 14 yung value niya. Kasi kapag kasi nagad natin, boom, nawawala. Kasi talagang kumakalat siya, hindi niya na na-accommodate. So, ito, bihira lang din to gamitin kapag medyo komplikado lang yung mga logo or yung mga design usually. So, mag-move na tayo dito sa scale.